What's up mga boss Amo Lodi? Welcome to my channel. AJ Trinidad is the name and Tan is my middle name. For today's video, pag-uusapan natin ang proper training bago natin isalang ang ating mga aso sa dog show. Pag-usapan natin dito ang stocking, gating, and also kung ano-ano pang dapat natin gawin bago natin isali sa dog show. And also, syempre, ngayon, may shoot si Punisher. Isisingit na rin natin kung paano ginagawa ng aking shooter ang pag-shoot ng stud. So, ayun. And also, shoutout nga pala dito sa damit na to. Ang ganda-ganda. Bullyville. Yellow Wolf. Bullbill. So yun na nga, nandito na ang ating special guest, Jeremiah Navarro. Siya ang aking shooter, handler, whelper, and also matlulupit na breeder. What up? So ngayon, ishoot muna namin si Punisher. Ano ang mga kailangan natin? Kailangan natin ang AI rod, plastic, tsaka syringe. Yeah, tara! So nakikita nyo kanyang puwitan gumaganyan. And ibig sabihin, naglalabas na siya ng kanyang similya. We're doing the AI style or artificial insemination para mas maiwasan natin ang sakit. Kaya natin mas ginagawa to. And also, parang mas maganda nga pagka AI, talagang pasok na pasok ang gandulo hanggang loob. Sa tingin mo, ano ba mas okay? AI o natural? Depende sa may-ari. May nagpapa-natural o nagpapa-AI. So yun, pagka daw kasi nina-natural, may tendency kasi minsan na di ka agad bumabalik ang edits or yung yun. So syempre, pagkakadalas sa mga ganito ang katawan ng aso, delikado para i-natural kasi mas nai-stress sila at mas pagod. Kaya mas mainam din talaga is AI na lang ang gawin nating stud. Pero parang nag-natural ka sa ibang aso. O yun. Kung tutuusin, yung iba rin talaga, okay naman sa kanila ang natural. Nga lang, syempre, pag maarte ang stud owner, syempre, para iwas sakit nga naman sa kanilang aso or sa kanyang stud, mas gusto niya AI. Tulad ko, ako, mas preferred ko talaga AI. Hindi natin masasabi, baka mamaya may allergy yung aso. Ngayon, pagka pinasampa mo, mahahawa sa kanya yung aso. Diba? Kaya mas mainam, AI lang tayo. So, preparation naman natin pagdating sa stud, either morning, mga 6 a.m. or 7 a.m. ang stud session, para fresh na fresh and also fresco. Kailangan din siyang painumin ng at least Rogeny or Parmaton and then 3 hours before the stud session para mas okay. Para talagang pasok na yung effect ng gamot sa kanya. Pero ako kadalasan naman, nagsushoot kami ni paring Jeremiah hapon or gabi para presko din, malamig din. Kadalasan, Punisher, nagmi-minimum kami 15 ml. Ina-end na kagad namin, lalo na kasi lang naman ang female. Sa 15 ml, okay na yun para tap na rin siya. Although continue pa rin siya nagpo-produce as long as na hindi po bumabalik ang kanyang private part, hindi pa rin talaga tumitigil yung pagbato niya. So, napansin nyo nga rin kanina, pagkalabas si Punisher sa cage, eh, diretso na lang din yung pagkaka-ejaculate sa kanya, hindi na namin siya nilapit dito sa female. Almost 15. Yan. 15 ml. So, ito na. Simulan na natin. Now we're inserting 15 ml sa kanya ngayon. Kadalasan kasi pagka sa stud session ako as a stud owner, ginagawa ko 3 stud session. Ayan na pagka napaprogesterone niya, mas okay. Minsan pagka may problema naman yung female na dinadala sa akin, mahirap magbuntis, parang hindi nagtitik. Minsan ginagawa ko 45 times stud session. As long as na wala namang ibang nakaschedule, hindi naman ako madamot, okay lang yun para sa akin. Ganyan na ginagawa para mas pumasok dito. Also, kinikiliti-kiliti dito para mas lalong mainggan yung babae. Yan ang tinatawag nating flagging. Ibig sabihin, bigay ng bigay siya. So yun, tapos na tayo mag-shoot kay Punisher and dun kay ang aking princess. Ako'y sobrang nagpapasalamat at napaunlakan ni Boss Jeremiah Navarro Catley ang aking request na ma-vlog siya sa proper handling and training ng aso. Ilang katanungan tayo para sa kanya. Brother, gano'n ano ba katagal nag-handle ng aso? Nag-handle ako ng aso since 2014. Nag-umpisa ako dyan. Pendecitas pa, PPC show, nila Doc Jake Ronimo. Thank you.
Marami rin ako nahawakan doon na aso. Pero baguhan pa ako doon. Hindi pa talaga ako yung sobrang galing na. May nagtuturo pa rin sa akin kahit nasa loob kami ng show ring. Ano-ano yung mga breed na hinahawakan mo bukod sa bully, pare? Nag-show din ako sa PCCI eh. Year 2019, paggawa ko ng Doberman, Mini Pinscher, Beagle, Bull Mastiff. Yun, iba-iba pala yung mga nahawakan ni brother. Ano-ano nga pala yung mga na-attendan mong bully show? Ano yung mga pinaka-the best para sa'yo? Pinaka-the best sa akin sa may Palacio de Manila, NPTC, Nico Murata Show. Tapos pare, hanggang saan ba inaabot ang service mo para yung maalaman? Service ko, inaabot ako hanggang Cavite, Las Piñas, Parañaque, meron ako San Pedro, Santa Rosa, meron ako Carmona. Pinakamalayo ko, Batangas. So doon nagtitraining ka pare? Nagtitraining ako doon. Pero ngayon nahinto eh kung anong pandemya. So ayan, nakikita nyo, we're doing the stock na. Medyo matagal-tagal na training to. Kasi baguhan si Ronda pagdating sa gantong gawain. Nakikita, napaka-pogi ng trainer talaga na to. Pogi nito. Hey, Ronda. Ronda. So ayan, ginagawa na niya ang gating. Nakita nyo kung gaano ka-sexy yung trainer na to. You're my best view. So ayun, kailangan niya ng drive or bait para sa aso para mas madaling sumunod. So, nakikita nyo meron siyang hawak na bola. Yan. Tapos dyan na rin niya tuturuan paano mag auto stack or parang pagkahinto, automatic nang pupwesto yung dog. Kasi kadalasan sa show, ayan ang ini-iskuran. Kailangan sumusunod sa iyong aso. And also, syempre pagkahinto mo, automatic dapat nakahinto rin siya and naka-posture na kagad siya, naka-stack na siya. Ayan, ulitin ko sa aking mga manonood para kung gusto niyo magpa-training ng aso, andyan si Jeremiah Navarro Kately. Ayan, sobrang ayos niyan, sobrang ganda talaga at sobrang galing din mag-training ng aso. Kahit hirap siya or mahirap turuan yung aso, pagtagal-tagal makukuha din niya ang drive niyan. Brother, usually gaano katagal tinitraining ang isang aso sa isang araw? Depende, pero pinakamatagal na talaga yung 30 minutes. Sawa na yung aso doon, 15 minutes. So, sa isang linggo, siguro kailangan at least 3, 4 na session. Pero sa paghahanda naman ng show, at least 2 months bago show, lalo pag international show. Okay, 2 months bago show to 3 months para talagang kabisadong-kabisada na nung aso yung kanyang gagawin bago natin isabak sa show. Anong assessment mo kay Ronda, pare Koy? Si Ronda, first time pa kasi eh. Nalilito pa, tapos malambot pa yung katawan. Kailangan niya pa ng maraming araw ng workout, practice. Hindi tulad ng ibang aso. Pero meron ng ibang aso na first, second, third lang na training. Nakakakuha na ng mga tinetraining sa kanya, nakaka-pick up na. Isang bagay din na dapat kailangan natin gawin as a owner, dapat huwag nating sanayin laging pinapaupo yung aso, lalo na kung isasali mo siya sila sa show. Kasi may tendency yung pagdating din yan sa show, uupo nang uupo yan. Kaya dapat laging training mo, yan, lakad siya ay nakatayo. Nakita nyo, pinapahirapan si Jeremiah ni Ronda, upo nang upo. Yan o. So ayun ang challenge sa kanya, every time na i-stack na siya, ayan, umuupo siya, which is very wrong, na kailangan natin makorek yun dapat. Ayan siya, medyo sumusunod-sunod na siya. Ayan, umuupo na naman. So ayan, si Vexana naman ngayon ang kanyang iti-train. Ipapakita niya sa inyo kung paano pumuwesto si Vexana natin. Gating muna tayo. Ayan. Gating with Vexana. And ayan. Makikita niyo ibang iba si Vexana ko compared kay Ronda. Kasi si Vexana ay na-train na ni Jeremiah dati. Kaya ngayon, ayan, mas madaling sumunod.
Okay, anong assessment mo ngayon kay Bexana natin? Si Bexana, for 50 tech, kapalala lang natin sa kanya yung mga tinraining natin. Which is nakuha naman niya. Sana! Hindi siya mahirap i-stock compare kay Ronda. Ayan, makikita niyo yung spotting niya. Although, bumabalik din naman yan sa normal. Ngayon lang dahil sobrang init din kasi pinagsama ang tamba ng Texana at Jeremiah talaga naman. So yun, every time na tinatraining nyo, kailangan nyo rin binibigyan ng treat or parang nilalambing ang aso para alam niya tama yung ginagawa niya. Yan. Kailangan nyo kasi makuha yung bonding nyo with each other. So yun, sa nakikita nyo dito, ayan yung stock machine na ginagamit namin na bigay ni Boss Ink Store. Maraming salamat sa iyo, Boss. Yun, ayan. Gamit na gamit ni Bexana. Ikot na natin. So ayan, si Punisher natin kasi for stock off lunch ah, hirap tayong mag-dating sa kanya, kaya ayan. Anong masasabi mo kay Punisher natin? Okay, mababa, malaking ulo, maganda mag-produce, saka magandang isdad. Maya-maya lang, konting katanungan pa ulit dito sa aking napaka-poging handler, the best shooter. Talagang golden hands yan kung tawagin. Kasi lahat ang inistad namin ni Punisher sa kanya, siya nag-shoot lahat buntis. Pare Koy, anong mga challenges and experiences na na-experience mo or nangyari sa'yo sa pagiging shooter and handler? Unahin natin ang pagiging shooter. Kailangan matapang kay, hindi pwede yung pag nangangagat yung isa, iiwan mo na, papasa mo na. Kailangan marunong ka gumawa ng paraan eh. Kasi meron ako na shoot dati, mismo yung babae tsaka yung lalaki parehas nangangagat. Pwede ka rin talaga ng babae eh, kasi nalapain ka na nung dalawa eh. Dalawang chow-chow yun, parehas pagalit sa'yo. Nakakatakot. Tapos yung ibang mga may-ari re-reklamo. Hindi nag-take yung aso ko dahil din sa shooter na yun eh. Kami bang nasta nun? Hindi naman kami yung nasta nun eh. Ayun ang pinaka-worst na nangyari sa'yo. Daming nakakatakot na mangyayari pag nagsushoot ka. Hindi mo rin alam. Minsan, habang nakapatong yung lalaki, biglang mga nagagat yung babae. Minsan naman, nakapatong na nga yung lalaki, kakagat pa sa shooter. Nakakatakot. Kaya hindi rin basta-basta yung shooter-shooter na yan. Kailangan din, marunong ka rin mag-AI, marunong ka rin nag-block. Para kahit hindi mo ma-lock, may plan B ka, at least makapag-AI ka. So yun niya. So nasabi na niya na ganun ang kahirapan ng mga shooter. Kasi kami rin, may experience ako, may ibang humawak sa stud ko, si Punisher. Every time na nagsushoot siya, dumudugo yung private part ni Punisher. Bakit ganon? Pagka siya nagsushoot, wala namang bleeding. Then minsan, hindi na bumabalik yung kanilang private part. Sobrang delikado yun. Kasi once na hindi na bumalik ang kanilang private part, ano mangyayari pare? Putol, etits! Kaya yun ang importante na meron ka mapagkakatiwala ang shooter at marunong talaga. Kaya yun, actually, nung one time, meron din ako ditong female na experience sa amin dalawa na muntik naming lapain din ng female ko. Una, dun sa assistant niya, nung pagkahila ko nung ano nun, pumunta naman sa kanya, hinila ko ulit hanggang sa akin na. Ipopost natin dito yung video dahil meron akong video nun. Talagang tawang-tawa ako, napilayan ako, nagsasayaw ako nun. Talagang nakakatakot bilang isang shooter, sobrang risky din talaga. And syempre, bilang owner din, maging maingat din kayo. So ito yung video, panoorin niyo, mukha akong tanga. Hey!
So yun, napanood nyo yung video, di ba? Kaya importante, trusted and talagang marunong yung shooter nyo. Kasi ito talagang madiskarte ito. Talagang alam niya yung gagawin niya bawat may scenario yung kakaiba. Kasi marami kami na experience eh. Meron din kami na experience na dinala rin dito yung female. Medyo wild din. Every time na isushoot namin, talagang kailangan matindi ang kapit mo. Meron ding female na umiikot-ikot. Yun yung matindi, yung umiikot-ikot. Ang hirap i-shoot. Talagang pag nagpasok ka na ng rod, kaya kailangan ready yung shooter mo at alam niya yung gagawin. Ito naman, tanungin naman natin siya sa pagiging handler niya. Ako sa pagiging handler, ang pinaka mahirap dyan yung ano eh. Minsan nasa dog show ka na, tapos bigla may magpapahawak sa biglaan. Makakasama mo sa handler, papahawakin ka. Ay, hawakan mo si ano kasi may hawak akong ganito. Hawakan mo. So hindi mo alam kung paano niya tinraining, kung paano ba yung ginagawa niya. Tapos bigla ipapasa sa'yo. Ikaw naman, nahawakan mo, pakikita sama. Kasi isang grupo lang kayong mga handler dito eh. Ayun, minsan ang hirap, sobrang hirap. Papasta ka, magpapagate ka, hindi nasunod yung aso kasi meron ibang binigay na kuman. Iba-iba mga scenario ng mga handler eh, para mapasunod yung mga aso. Ayun, ayun yung mga pinakamahirap. Tapos yung mga magta-travel kayo ng punsan saan show. Minsan sobrang stress ng aso. Bago ka pa makarating ng venue, sobrang pagod na, sobrang stress na. Halos parang mamamatay na. Kaya kailangan alam mo rin yan. Paano mag-pacing ng aso kahit nasa biyahe, kailangan alam mo paano pakalmahin. Hindi yung bubuhusan mo ng kung ano-ano. Minsan delikado, lalo yung magbubuhus ka ng sobrang lamig. So isa pa pare, anong masasabi mo para sa mga bubuli or ibang sasali sa dog show na walang handler, na kumbaga sa ano, sila mismo yung nagtitrain, anong mga dapat nilang i-prepare sa aso nila? Una, bonding muna talaga. Socialize sa ibang tao, sa ibang hayop, training kayo sa maraming tao, yun yung pinaka the best. Tapos lambingin mo, depende tapos kung saan mo papasok. No, halimbawa, bait, bola, kaya mga atay, mga manok, yan. Maraming pwedeng gawin para mapusunod mo yung aso. Eh, pero number one talaga, socialize. Paramdam mo sa aso na okay lang sa kanya kahit saan kayo maglakad. Ang kailangan parehas panatag loob nyo. Lalo nung aso. Number one yan sa mga gusto lang mag-train ng sarili. And also, nakita ko ang ginawa niya sa akin last time. Pag-training niyang ginawa sa akin, ang gamit niya is chorizo. Nagulat ako, ano yung binibigay niya doon sa aso ko? Sabi ko, ano yun? Yung pala, pagkita ko, inamoy ko pa, chorizo nga. Doon naman sa mga gusto mag-show, walang handler. Merong grupo dyan na Bully Handler Philippines. Ayan, napakadami nila dyan. Sama-sama kami dyan. Doon pwede kayong kumontak kung sino yung mga gusto nyo handler. Minsan pinapakilala sa mga dog show yon, tinatawag ng mga organizer para magpakilala sa gitna. Saan ka nila pwedeng kontakin pare, para ever na ikaw ang gusto nilang tawagin or maging handler nila? Pwede nyo akong kontakin sa Facebook, Jeremiah Navarro Catley. Ganyan siya kabait, kung akala nyo medyo mukhang gangster yan, pero ano yan, napakabait na tao yan, butihing tao yan. Mapagkakatiwalaan talagang kahit nasaan ka, nasa malayo ako, pinupuntahan at sinasamahan ako yan. Sabihin ko dito, pare, sama mo kumunta tayong Bataan. Sama ka agad yan. Ganyan ka talaga nga kanya. Kahit ganyan kabisi yan taong yan. Ganyan! Ganyan! Ito ay tapos na ang ating segment or ang ating video sa araw na ito. Kita nyo naman, inabot kami ng gabi. Pare ko eh, ano masasabi mo? Tayo magpapaalam na. What's up, Bully Pam? Peace out! Paalam na! Peace, Bully Game! I'm out!